Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclete TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. What does the law require? Ano ba ang kailanganin o hinihingi ng utos ng Diyos? Sa lumang tipan, sabi ng Google, ay mayroon 613 o 613 kautosan. Kasama na rito ang 10 utos ng Diyos, maging ang mga utos ng Diyos na ibinigay niya kay Moses patungkol sa ethics ng mga Hudyo, pati na ang civil and religious laws. Sa bagong tipan din ay may kabuuang 1,080 utos na ibinigay si Jesus at ang mga apostol sa katawan ng Panginoon. Pagkatapos na patahimikin sa pamamagitan ng karunungan ni Jesus, ang Pariseo, gayon din ang Saduceo, na parehong tumutuligsa at hindi naniniwala sa kanya, mayroong isang eksperto ng kautosan o abogado ang lumapit sa kanya upang siya ay tayain sa tanong na, "Guru," wika niya, "ano ba ang pinakamahalagang utos ng Diyos?" At ang tugon ni Jesus na matatagpuan sa aklat ni San Mateo chapter 22, 37-40, "And Jesus said to him, 'You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind. This is the great commandment. And a second is like it. You shall love your neighbor as yourself. On these two commandments depend all the law and the prophets.'" Ang pinakamahalagang utos na ito ang pinakapundasyon ng mga utos na matatagpuan sa banal na kasulatan sa luma o bagong tipan. Sa lumang tipan, ang wika ng isang ministro ng Ebanghelyo, may kahalagahan ang batas na ibinigay ng Diyos kay Moses. Una, ito ay nagpapahayag ng kabanalan ng Diyos. Sa aklat ng awit ay mababasa at ito ay naging awit, "The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple." The law, which was so perfect, came from a perfect God. Ang pamantayan ng Diyos ay perpekto na nanggaling mismo sa perpektong siya para sa kanyang bayang Israel. Ikalawa, ang batas ni Moses ay nagpapaliwanag sa kasalanan. Wika nga ni San Pablo sa Iglesia ng Diyos sa Roma, "Because by the works of the law shall no flesh be justified in his sight, for though the law comes the knowledge of sin." Ang pagkaalam sa kung ano ang kasalanan ay nanggaling sa batas ng Diyos. Sa kadahilan ng lahat ng huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanasa ng gamit ng iba at marami pa, ay nagbibigay liwanag sa kung ano ang kasalanan. At dahil dito, ang ikatlong kahalagahan ng utos ng Diyos ay nagpapatibay na dapat ang tao ay humiwalay sa kasalanan. Ang kahalagahan ng utos ng Diyos sa pamamagitan ni Moses ay yun din ang kahalagahan ng mga batas sa ating panahon sa katawan ng Panginoong Jesus o ng Iglesia. Maliwanag na si Jesus ay hindi dumating upang ipawalang saysay ang utos ng Diyos, kundi ito ay kanyang pagtibayin. Ang batas ng Diyos ay nakabase sa kanyang kalikasan. Dahil ang Diyos ay pag-ibig, nagpapahiwatig nito ang mga utos at mga alituntunin na ito. Ang Diyos ang nagkusa dahil sa kanyang biyaya. Amen? Kaya nga ang ating teksto ay nagpapatibay lamang sa batas na nabanggit ng Diyos ay nasa lumang tipan din. Ang ibigin mo ng Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip ay nasulat na sa Deuteronomy 6:5,
And thou shalt love the Lord with all your heart and with all your soul and with all your might. Samantalang ang ibigin nyo ang inyong kapwa, gaya ng pag-ibig ninyo sa inyong sarili, ay naisulat din sa Leviticus 19:18, thou shalt not take vengeance nor bear any grudge against the children of the people, but thou shalt love thy neighbor as thyself. Wika ni Jehovah. Sabi nga ni John Wesley, ang dalawang napakahalagang utos na ito ay kauna-unahang haligi ng pagiging matuwid ng Kristiyano. Kinakailangan na ang bawat isang mananampalataya ay maligayahan sa Panginoon. Sa Kanya, ang bawat isa ay makakasumpong ng saya at dapat isinisigaw ng puso na mamahalin kita, Panginoon, ng buong puso ko at kaluluwa. Amen? Ang ibig sabihin ng we are to love the Lord ay si Jesus na ang Master at mamamahala sa ating mga buhay. Wala na tayo. Wala ka na. Kaya nga ang sabi ni Jesus sa aklat ni Juan, if you love me, obey my commandments. Kapag mahal mo ang Panginoon, ipapakita ito ng pagiging masunurin mo sa Kanyang mga sinabi. Amen? Gayon din naman, we are to love the Lord but also our God. The word God highlights everything about Him. Maliwanag na dahil ang ating Diyos ay may relasyon tayo sa Kanya. Ama, anak ang relasyon na ito. At dapat bilang anak ay kikilalanin natin ang ating Ama, ang Diyos ng higit sa pagkaalam natin ng mas malalim pa rito. Ibigin natin ang Panginoon ng buong puso, ang tunay na tayo. Ibigin, ibig sabihin ang ating mga kilos at gawi ay sasang-ayon sa gusto ng Diyos. Sabi nga ni San Mateo 12:35, a good person produces good things from the treasury of a good heart. Good behavior, good actions, and good choices come from a heart that is committed to God. Ibigin natin ang Panginoon Diyos ng buong kaluluwa. When we are talking about the soul, we must include our emotions, our feelings, attitudes, and convictions. Jesus is saying, let your emotions, feelings, attitudes, and convictions express your love for Him. Kaya nga hindi kabaduyan ang nagsasabi kay Jesus, mahal kita, Jesus, o mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon, sa ating pagsamba, gawin natin laging sambitin ang mga ito. Amen? Kahuli-hulihan, ibigin natin ang Diyos ng buong pag-iisip. We are to love God with the mind. That this deal with our intellect, our understanding, and our thinking, punuin natin ang ng Diyos, ng Kanyang salita, ang ating mga isip para araw-araw binabago tayo ng Panginoon. Gayon din naman, ang nagmamahal sa kapwa, tulad ng pagmamahal sa sarili, ay yumayakap na damang-dama na mabuting kalooban o goodwill pagmamalasakit sa tao, lalo na doon sa mga nangangailangang kapwa. Kaya nga, dahil ang Diyos ang nagkusa na umibig sa atin, nararapat lamang na tayo ay maghandog ng ating sakdal na pagsunod. Perfect obedience is required. Buong-buong pagsunod sa mga utos ng Diyos, the love of God must beget love from us. Hinihingi ng Diyos ang perfectong obedience o sakdal na pagsunod.
Ito ang hinihingi ng Diyos sa bansang Israel at nararapat din naman na maging tugon natin dahil sa kusang pagliligtas ng Diyos sa ating mga buhay. Ang malaking problema, ang tao ay hindi makakasunod sa Diyos ng sakdal dahil likas itong makasalanan. Dahil disconnected siya sa Diyos. Sabi ng Biblia, patay sa kasalanan. Walang magagawa ang patay. Hindi niya kayang sumunod. Ang pagkaalipin ng kaaway at sa kasalanan ay magbubunga ng laging pagsuway sa mga ito. Ngunit ang sabi nga ni Jehovah mula kay Propeta Jeremias, "But this is the covenant that I will make with the house of Israel after those days. And Jehovah said, I will put my law in their inward parts, in their heart will I write it, and I will be their God, and they shall be my people." Ito ay sinang-ayunan din ni Propeta Ezekiel, "I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. And I will put my spirit within you and cause you to walk within my statutes." Ang pangako ng Diyos sa bansang Israel ay tinupad ng Diyos sa pamamagitan ng isang sa mga lahi ni David. Ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos na ibinigay niya ang Panginoong Hesus, sa ginawang pagpapakumbaba at pagsunod hanggang sa kamatayan, oo, sa kamatayan doon sa krus, ang buhay, kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na mag-uli, dahil sa grasya ng Diyos ay nanampalataya tayo sa Panginoong Hesus, binigyan tayo ng bagong puso ng Diyos. Puso na ngayon ay si Hesus ang nakaluklok. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay binibigyan tayo ng kapangyarihan na maging masunurin. Hindi natin kaya, pero sa paghahandog ng ating buhay sa Panginoon, kaya natin na maging sakdal sa pagsunod sa mga utos ng Diyos. Amen? Maging masunurin po tayo sa Diyos. Share Jesus. Subscribe and share. Paraclete TV. Go, go, go.